So guys, ayan po ang tawag po dyan ay colitis sa province. O sa English, spinach. So pwede po siyang lagyan ng munggo pang gigisa siya sa munggo. So masarap to guys, masustansya tong ano na to, colitis. Ito po ay sa mga ibang probinsya, nahaluan po nila ng munggo. Kaso lang guys, may mga tinik po ito. So kaya picture, so ipapakita ko yung kanyang mga tinik. So ito guys, yan, may tinik siya. Masakit to kapag nagkagamas nga kami na masakit to pag makatinik yung kanyang tinik. So ayan guys, ayan po, ito yung tawag sa province sa Bacolod is colitis. Negros. So, ayan yung puno. Guys, minsan nalaki to. Nalaki talaga siya ng mga ilang ano, tangkad, ilang haba. Ayan. Ang ganyan yung puno niya, mapula-pula, may mapulang puno. Ayan. So ayan guys, marami siyang mga tinik talaga. Ayan, aray, natinik pa ako. Sakit ng kamay ko. So ayan guys, ito yung colitis na pwede siya kung wala kang pambili ng ulam. So punta ka lang sa ano guys, punta ka lang sa bukid sa mga taniman, so makakahanap ka na ng mga colitis. Yun nga lang, kaso lang pag tinanggal mo tong ano ito sa dulo, kailangan mo talagang tanggalan siya bago siya iluto. Tanggalan siya ng mga tinik kasi baka mamaya paano sa lalamunan ng tinik. So yan, parang ano rin siya ng spinach, pero sa yung spinach na iba to, sa English spinach to, pero merong ibang klase na para siyang walang tinik. Pwede mo siyang lagyan ng munggo kung wala ka na talagang ano na kwan. So kaso lang, ito naman yung kalaban naming mga nagtatanim dahil saan. So marami siyang tinik, so masakit pag nalagyan ng ano, pag naka ano sa paa, kailangan mong gumamit ng karayom para tanggalin yung tinik niya. Makatikati kasi at saka masakit talaga yung tinik ng colitis na to. So ayun guys, binabahagi ko lang to sa inyo dahil kung baka makita nyo sa paligid nyo itong mga dahon niya, ito yung mga nilalagay sa munggo. Ito lang yung kukuhanin yung mga dahon niya. Tsaka yung sa dulo, banda, kasi medyo malambot pa yan yung ito. So hindi ko lang siya guys tinanggal para sino man ang gusto makakuha dito. Eh hindi naman siya sagabal sa aking taniman, eh nasa gilid siya. Ayan guys, lang, tanggalin mo lang to. Ayan, alisin mo lang yan. Dahon-dahon.
ingat lang din guys sa pagtanggal nito sa pagkuha, kasi matitinig talaga tayo, masakit talaga yung tinig niya. So tingnan nyo guys, oh, matulis yung kanyang tinig. Ayan, ayan yung mga green na yan. Ito, ito, ito. So ito, ito yung tinig niya. Ayan, ito, ayan, ito. Ayan, pag natusok yun dito, ayan, masakit. Ayan, so marami siya talagang tinig. Pag naapakan mo yan siya, mapuputol to. So, yun. Mapupunta doon sa yung paa. So, masakit. So, guys, pag sa ang sa nature natin, marami tayong makikitang mga alternatibong lulutuin. Tulad ng mga yung mga healthy foods na mga lulutuin natin na para sa katawan natin, kailangan natin to. Kaya guys, mahalin natin yung nature para mabiyayaan din tayo ng kahit sa ganitong klaseng ulam na gulay. So sana guys, may natutunan kayo sa vlog ko, dahil ito lang po talaga ang mai-share ko sa inyo. So yung mga hindi sanay sa bukid, so kailangan niyo pong sanayin yung sarili niyo para rin po maka ano tayo, may mga experience din po tayo, may kwento sa buhay. So kailangan din po natin kumain ng gulay na masustansya. Ayan po, ang tawag yan ay bulitis. So kukuha pa rin tayo ng video para sa inyo. Thank you so much. So yan po yung kulitis guys, pag tumanda na yan. So malaki na siya, oh. Yan po yung kulitis.